So alam na nga ng lahat na itong si James Harden ay na-trade nga dito sa Brooklyn Nets at ngayon nga ay nabuo na naman ang isang super team sa NBA. Ang last super team, syempre natatandaan ng bawat isa yan ng mga NBA fans ay ang Golden State Warriors na napunta nga sa 3 NBA Finals at nanalo sila ng 2 beses. So nakita natin doon sa team ng Warriors na yon kung gaano ba kalakas kapag meron isang super team. Nanalo sila ng 2 out of 3 championship. So tingnan natin kung dito naman sa Brooklyn Nets na super team ay ganun din ang mangyayari. Kung magagawa ba nila ang nagawa ng Warriors. Alam din natin na si Kevin Durant ay parte din ng super team na yon. So nakakadalawang super team na itong si Kevin Durant sa kanyang karir. Nung una nga nung pumunta siya sa Warriors, diba sobrang daming nagalit sa kanya. Ang daming naging hater na ito ni Kevin Durant nung panahon na o yung oras na nag-sign siya. Pati mga NBA analysts at ibang mga NBA players ay hindi approved sa move niya na yon. Dahil nga bumuo sila ng team na talagang walang makakatalo. Injury nga lang ang nakapagpigil sa kanila para manalo sila ng pangatlo nilang championship nung kalaban nila yung Toronto Raptors noong 2019. Si KD tapos si Klay, yung dalawa sa kanilang tatlong superstar ang nawala nga sa laban. Sa tingin ko, panigurado kung hindi sila na-injured ay tatlong sunod na championship ang makukuha nila. Pero in the past na yun, so pag-usapan na natin itong Brooklyn Nets at pati na rin itong Los Angeles Lakers. Dahil matapos ang trade ni Harden na yun, ay naging usap-usapan na nga ito dahil ito ang dalawang pinaka parang malakas na team on paper. Ngayon nga, itong Los Angeles Lakers ang may hawak sa number 1 record sa NBA. Sila ang number 1 seed sa Western Conference pati na rin sa Eastern Conference. At ang Brooklyn Nets naman ngayon ay parang nag-i-struggle nga sila dahil marami rin silang injured player at wala rin si Kyrie Irving. So pag-usapan na natin itong Lakers roster at pati na rin itong Nets roster. Magkukumparahin natin itong dalawang team na to at kayo ang humusga kung sino ba sa tingin nyo ang mas malakas na team. Unang-una, para sa Los Angeles Lakers, babanggitin natin ang kanilang mga rotational player. Kasi ayun lang din naman ang kanilang papalaroin kung sakaling pumasok sila sa NBA Finals, di ba? Unang-una dyan, para sa mga starter player nila, si Dennis Schroeder, andyan si Anthony Davis, si LeBron James of course, si Kentavious Caldwell-Pope, at si Mark Gasol. So ayan ang starting lineup ng Los Angeles Lakers ngayon. Tapos ang bench naman nila, andyan si Montrezl Harrell, andyan si Talen Horton-Tucker, si Wesley Matthews, si Kyle Kuzma, at si Alex Caruso. Meron din dyan si Markieff Morris, kaso hindi na nga kasya sa picture. Pero ngayon nga ay 11-man lineup ang pinapalaro ni Frank Vogel para sa Los Angeles Lakers. So ayan talaga ang matatawag mo na deep roster, di ba? 11-man rotation. Normal sa NBA 9 lamang pero itong Lakers 11, may dalawang sobrang player na deserving sa magkaroon ng minuto o paglalaro sa NBA. Ganun nga kalalim ang bench na itong Los Angeles Lakers at ang kanilang roster. Para naman dito sa Brooklyn Nets, ang kanilang starting lineup ngayong na-trade na nga si James Harden at pati na rin ang kanilang mga ibang players. Andyan nga si Kyrie Irving, andyan si James Harden at pati na rin si Kevin Durant. So mahirap paniwalaan na yung tatlong player na yun ay nasa isang team. At andyan din syempre si Joe Harris, andyan din si DeAndre Jordan. Para naman sa kanilang bench, andyan si Bruce Brown, si Jeff Green, si Timothy Luwawu-Cabarrot, si Landry Shamet at si Nicholas Claxton. Pero hindi pa nga tayo sure kung ayan ba talaga ang lineup na papalaruin nito ni Steve Nash. So siguro ay mag-i-experiment pa nga yan at titignan niya kung ano ang magagandang kombinasyon para sa kanilang mga players. Lalong-lalo na sa kanilang tatlong superstar na players. So expect na natin na magkakaiba-iba o mag-iiba-iba pa yung lineup na yan. So titigan nyo mabuti ang team ng Brooklyn Nets. Ano sa tingin nyo ang nag-i-standout sa team na yan kapag tinititigan nyo yung roster nila? Para sa akin, sa tingin ko nga ay yung depensa. Hindi nga ganun karamihan ang kanilang defender. At bago pa din na mag-trade sila para kay James Harden, talaga nag-i-struggle na nga itong Brooklyn Nets pagdating sa depensa. Kaya nga't ang record nila ay 6-6 dahil ngayon hindi sila ganun kagalingan pagdating sa depensa. Sa opensa, oo, talagang makikita mo yung talent nila pagdating sa offensive side. Kung hindi man sila yung pinakamagaling sa NBA sa opensa, sigurado na one of the best sila. Pero pagdating sa depensa, ayun nga ang kanilang struggle this season. At ngayon nga nag-trade pa sila, nawala na si Jared Allen na magaling pagdating sa rim protection, ay mukhang mag-i-struggle nga lalo itong Brooklyn Nets pagdating sa depensa nila. At isa pa ang nag-stand out noong tin-raid nila si Caris LeVert at si Jared Allen, ay yung bench nga nila ay talagang naapektuhan. Wala na silang mga role player na kayang umiscore ng sarili nila.
Nag-upgrade nga sila sa kanilang starting lineup, dinagdag nila ang isang superstar sa kanilang Kyrie and KD duo, pero talagang naapektuhan yung bench nila, para bang namatay yung kanilang bench. Kung ikukumpara natin ang bench ng Nets sa Lakers, ay talagang makikita mo na walang palag ang Nets bench pagdating dito sa Lakers bench, di ba? At nawalan nga din ng isang player itong Brooklyn Nets na isang napaka malaking piece sa kanilang championship run na gagawin ngayong season. Ayun nga si Spencer Dinwiddie, dahil sa injury niya ay hindi na nga siya makapaglaro ngayong season. So kung titingnan natin ang mga paglalaro ng Los Angeles Lakers at pati na rin ng Brooklyn Nets at pagkukumparahin natin sila, it's obvious ngayon ha, ngayon based sa record, based sa kanilang paglalaro, ang Los Angeles Lakers ngayon ay mas malakas na team sa Brooklyn Nets. Kitang-kita naman sa record, di ba? At kung mapapanood nyo din, itong Los Angeles Lakers ay talagang parang nag-gel na nga sila agad o naging maayos na ang kanilang chemistry. At kumpara mo naman dito sa Brooklyn Nets na parang nag-i-struggle pa nga sila pagdating sa pakikipaglaro sa bawat isa. Isang factor na din na itong si Kyrie Irving ay may personal reasons at hindi naglalaro. At injured din ang kanilang isang player na si Spencer Dinwiddie. Talagang maintindihan mo kung bakit talaga nag-i-struggle sila ngayong season. Tapos i-add mo pa si Harden. So panibago na namang adjustment time yan para sa mga player ng Nets at pati na rin kay Harden. So back to the Lakers nga tayo. Itong last 3 games nila or last 2 games against the Rockets ay talagang nakita mo kung paano sila maglaro kung sila ay 100%. Sa unang dalawang first quarter nga nila laban sa Rockets ay talagang tinambakan nila itong Houston. Hindi natin alam kung talagang mahina lang talaga ba ang Rockets or talagang malakas lang talaga ang Los Angeles Lakers. Pero ngayon, kalaban nila ngayon ng Oklahoma City Thunder at tinatambakan nga nila ito. Itong si LeBron at si AD ay parang nakuha na nila ang kanilang rhythm ngayong season. At maganda na nga ang kanilang nilalaro kung ikukumpara mo ito sa mga unang mga games nila. So hindi nga lamang ang team o ang roster ng Brooklyn Nets ang kanilang problema. Sa panilang problema ay itong si Kyrie Irving. Para bang hindi siya 100% committed sa team na ito ng Brooklyn Nets. Aalis siya para umattend ng birthday party na pinagbabawal niya sa NBA. So isa pa nga yun sa poproblemahin talaga ng Nets at pati na rin ni KD at ni Harden. Na itong si Kyrie Irving ay kung talaga bang 100% na committed sa team nila. Pero alam naman natin na kapag si Kyrie Irving ay nasa court ay talagang performer yan at talagang tutulungan ng Brooklyn Nets kung sakaling umabot sila sa NBA Finals. Talagang pag on the court, si Kyrie Irving ay maaasahan mo 100%. Pero yung commitment niya nga lang ay ang problema. So makikita natin as the season unfolds kung si Kyrie Irving ba ay magbabago ngayon nga't nadagdagan sila ng isang James Harden. At ang isa pang tanong ay kung ito bang tatlong ball dominant player ay makapaglaro ng maayos magkakasama sa isang court. Hindi lang sa isang court kundi sa isang team pa nga. Alam naman natin kung paano maglaro si KD, kailangan niya ng bola sa kanyang kamay pero hindi kagaya ng kay James Harden na talagang dapat nasa kamay niya ang bola para maging effective at katulad rin ni Kyrie Irving. Kaya rin naman ni KD na maglaro off the ball. So makikita natin kung paano ba sila mag-a-adjust sa kanilang mga laro para maging effective ang kanilang 3 superstar lineup. At ang tanong naman para sa Los Angeles Lakers ay kung magiging healthy ba sila all season. Dahil ayun lang naman talaga ang halos weakness ng kanilang team. Mapapanood mo sila ay parang wala nga silang ka-weakness. Pagdating sa 3-pointer, andyan si Wesley Matthews, si Kyle Kuzma, si Kentavious Caldwell-Pope. Sa depensa, nandyan din si Alex Caruso, si AD, si Wesley Matthews at iba pang mga player nila. At pagdating sa third scorer o yung mag-i-score kapag si AD at si LeBron ay hindi maganda ang nilalaro, andyan si Dennis Schroeder at ang sixth man of the year na si Montrezl Harrell. At si Kuzma rin, kayang-kaya niya mag-init sa kahit anong laro. So kung kayo ang tatanungin guys, matapos na mapanood nitong video na ito, sino ba ang pipiliin nyo kung sakaling magharap sila sa NBA Finals? Ang solid team at walang weakness na Los Angeles Lakers or ang team na may tatlong superstars sa kanilang starting lineup na Brooklyn Nets? Comment down below kung sinong team ba ang pipiliin nyo. At syempre explain nyo na rin kung bakit pinili nyo ang team na yon para mapag-usapan natin dyan sa comment section. So yun lamang para sa video na ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if not, subscribe. Syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!